Hi guys, good morning. So ito, maga tayong lalarga ngayon. Delivery tayo, skip that. Siyempre, wala tayong pasok ngayon Friday kasi Remembrance Day ngayon dito. So halos lahat is holiday. So wala man tayong gagawin dito sa bahay. So mag-deliver na lang tayo. Sayang din kasi. So schedule na ship natin ngayon. 8:15 to 11:15. Then next ship is 11:45 or 2:45. Hindi ko sure pero mga ganun. Okay guys, so papakita sa inyo kung madali lang mag-delivery kahit snow. Kasi kagaya ngayon, ito. Pakita ko sa inyo. Ayan ang labas natin ngayon. Ayan. Minus, ano pa lang ba kaya? Minus 12 pa lang yata ngayon, pero ganyan ang snow. So napakaaga pa sa snow. Kasi usually mga December or January, pero ayan kung batang aga ngayon. So yun guys, so mamaya na lang, samahin niyo ako. Oh, lamig. Wow. Malamig na ba? Okay guys, so ito ang snow natin ngayon sa likod bahay. So hindi pa ito ganoon masyadong malamig guys. Minus 12. So magma minus 30 pa. Magma minus 30 pa yan. Huwag naman sana. Okay guys, so ito pinainit natin yung sasakyan natin. Kasi kaya natin painitin bago tayo malis. Kasi nga kasira ng piston ring ang sasakyan yan. So kailangan painitin muna bago mo gamitin. Alright. So guys, samahin nyo ako mag delivery. Pupunta tayo sa area natin. Doon tayo maghihintay ng order. Kasi start natin is 8:15. Anong oras na ba? So 7:46. Okay. So doon na lang tayo magkita-kita. Okay guys, so ito yung may, ito yung sa likod namin may paglabas kasi on the way tayo sa hotspot area natin. So gaya sabi ko sa inyo, madali bang mag-drive or mag-skip the dishes or kahit anong food delivery dyan kahit may snow? Well, madali lang naman, halos parehas lang din pag summer. Ang pagkakaiba lang, kaya syempre medyo madulas ang daan. Pero pag bagong snow naman kagaya ng mga ganito, hindi siya masyadong madulas. Ang napakadulas lang yung halimbawa bigla siyang nag-araw, so magme-melt yung snow tapos biglang lalamig. Yun ang napakadulas. Pero yung kagaya na ito, hindi pa naman siya nag-araw, so naka-stay pa lang siya sa minus 14, minus 12. So okay pa lang mag-drive. At saka syempre pangalawa, medyo malakas to sa gas kasi lagi nakabukas yung heater natin. Hindi naman tayo pwedeng hindi mag-heater. Baka pati matuhod natin na yung manginig. Yun. So, on the way tayo guys. Okay, yan. So, kung titingnan nyo naman yung main road, hindi naman, okay naman siya. Hindi rin siya madulas. Kasi malaman nyo pag madulas yan, parang ano yan, napaka-shiny. So isipin na madulas yun. So yung basta yun sa mga daan ng main road, hindi naman siya ganun delikado. Kaya lang mukhang delikado kasi pagaya ng mga daan sa mga looban, kagaya ano sa may amin doon, hindi kasi masyadong dinadaan, hindi kagaya nito. Lagi itong nadadaan ng mga sasakyan, so nawala yung snow agad, nagme-melt. So okay, maganda ang daan niya. So merong part ng city na maganda, merong part na hindi maganda, pero halos 85% maganda ang daan kasi lagi namang may nag snow removal dito sa city, so hindi nila pinababayaan kasi magreklamo yung mga tao. Siyempre nasa negay yung tax namin, ba't ganito pinababayaan? Magay na ito sisimula na yan, maya naglilinis na yan ang mga sideways tsaka roadways. So 7 days a week yung mga yan, lalo pag nag winter, kaya masasabi nyo na okay sila. So hindi na tayo pinababayaan na may mangyari ng aksidente rito dahil nga sa snow. Okay, ngayon dito tayo, palabas tayo ng Anthony Henley. So medyo malayo yung ano natin ngayon, no, yung pag-skip sa west side tayo. Kasi karaniwan nasa south ako eh, pero tinatry ko sa west side pag umaga. Kasi mas masarap dito. Eh. I mean, para maiba naman.
road ito, 100 ang maximum speed dito. So ayan, makita niyo yung road. Maganda siya, hindi siya ano, hindi siya snowy. Kaya okay pa rin. Okay lang kahit nag-snow. Pero next week, magandang weather. May plus 1, plus 2. Ewan ko, next week. Malalaman natin, guys. Yan, so ito. Nandito na yung Henday. On the way tayo papuntang north. Siguro doon tayo sa may mall na lang mag-aabang. Okay, sa may Walmart. Masarap din kasi mag-deliver na sa area na yun eh. Hindi ganang traffic. Sa bagay, holiday ngayon. Wala talagang traffic. Yan, ganda ng daan, guys. Masarap mag-drive. Walang dulas. Walang traffic. Dire-direcho. So dito na tayo sa may ano, magtatambayan natin tayo sa may Walmart. Masarap tumambay dito, tapos may washroom pa. Pero siyempre pasok muna tayo sa loob. Aga pa kasi, para hindi waste of gas na habang maghihintay tayo. Kasi kailangan kong pandalin yung sasakyan para gumana yung heater. So ikot-ikot muna tayo sa loob ng Walmart. Gusto nyo bang ipakita ko pa sa yung Walmart? Kasi hindi ko napapakita yung Walmart. Wala lang kayo makikita rin eh. Joke lang. Ito parang kayo ko itong naglalakad na ito. Ba nangyari dito? Running yata ito. Okay guys, so nakita niya yung blue building niya ng Walmart. Okay, maraming parking. Siyempre di tayo sa malapit. Kasi ihihi muna tayo. Matala tayo muna. Park muna tayo dito sa Walmart. Guys, so dito tayo sa loob ng Walmart. Wow. Namay ko na yung Christmas season, no? Meron silang mga Christmas na tumitinda rito. Ito, 2188. Ano ba ito? Parang unan. Wala, lalulag pa yata. Wow. Ito guys, ito na yung mga pang Christmas. Yun o, ito ang ganda. Ayan. Kung mapansin nyo ito, marami silang ang Christmas decoration. Oh. Nagsisimula na kasi ang spirit ng Christmas. Mga Christmas wrapper. Malabas na rin lahat. Yeah, Spirit of Christmas. Siyempre dito tayo sa toy section. Pinakapaborito ng mga bata. Lalo na pag mag-Christmas, diba? Ito Lego, saan na siya dito? Lego. Okay guys, so mag-8:15 na, labas na tayo para maaga tayo makarami. Kasi minsan pag late kang nag-login, tagal mo makakuha ng delivery. So syempre dito tayo sa pan-deliver natin. Dito yung first delivery natin, McDonald's. $6.08. So on the way tayo sa bahay ng customer. So ito guys yung iba pang main road dito sa Edmonton. So okay naman yung daan niya, hindi siya madulas. Basta alalay lang kayo sa pagbe-brake, huwag niyong bibigyan niyo yung brake.
Kasi medyo dudulas talaga yan. Pero kung kagaya na ito, medyo may nakop ice sa daan. Okay, okay lang siya. Basta brake nyo, tap-tap lang nyo muna yung brake. Pero kung i-brake nyo agad ng sagad, ano agad siya, may tendency na maaaring dumulas pa rin yung gulong nyo. Kasi kahit naka-winter tire kayo, parang ganun pa rin eh. Pero yung traction nya, syempre iba, mas makapit. So ito yung mga looban, makita nyo yung napakalaki ng difference. Yung daan sa looban tsaka dito sa main road. I mean dito sa looban, doon sa main road na pinagdaan natin kanina. Kasi hindi ito masyadong nadadaanan. Pero buti na lang ito, may araw, maaraw ngayon. So 96.30, oh, dito tayo, nagpas tayo. So atras tayo ng konti, siyempre siyempre flasher natin. So number 15, hanapin natin yung number 15. So ito mga townhouse to eh. So depend siguro dito eh. So ito yung next delivery natin. Nakakuha naman tayo agad ng next delivery. So $8.68. Yan. So dito tayo sa Wendy's. So so far guys, okay naman yung pagdadrive ko. Hindi pa ako nadudulas. I mean, joke lang. So okay naman yung daan ngayon. Talagang maganda siya. May snow nga lang pero hindi siya madulas. So so far wala pa akong nakikitang hindi maganda sa pagdadrive natin ngayong araw na to. Joke lang. Alright, so ito, dito tayo sa next stop natin is Wendy's. Wendy's. Sarap pa yung Wendy's ah. Pero 8:30 na rito eh. Dito na tayo magpark na malapit. Andin tayo, tsaka alam nyo na, maglalakad ng kailangan. Okay, Wendy's. Sarado pa yung dining. Malamang dito natin kukunin yung order sa drive-thru. Balik ulit tayo sa loob. Okay na pala guys, mabait yung manager. Okay na pala siya, nasa likod lang. So hindi tayo nagpunta ng drive-thru. Saan na tayo guys? 8936 153rd Street. Guys, kung makapansin nyo yan, paharaw na. So malaking tulong yan. Hindi pala minus 12. Guys, so yun. Ito na tayo. Lagpas na naman tayo. Lagyan tayo ng mga lagpas guys. Sorry, lagay tayo ng mga lagpas. Medyo nakakasilaw kasi yung araw eh. So ito na yun, 8936. Yan. Bahay natin sa right. 8936. Wendy's. Masamang, malamang masisiyahan siya rito sa deliveries natin. Siyempre Wendy's, di ba guys?
delivery. Wow, maaga to ah. Maagang alak to ah. Ano itong mga Canadian na ito, guys? Para mga hindi sanay sa lamig. Aga-aga ah. Ito. Ito yung third delivery ko, guys. Oh. Alak. So, doon tayo sa ano ba to? 16102 Super Value Liquor. Sabagay, ilang beses na nakakapunta rito. Pwede nyo naman, guys. Oh. 9:30 pa na umaga, may mo-order na rito ng mga beer. Pampainis siguro. Hindi lang beer, lalo na mga vodka. Yan, whiskey. Sabagay, tatry ko na rin kasi. Best ko rin natatry yan, lalo na sa Pinas. Dito, mga gin, Alfonso. Talagang mainit sa katawan. So, malaking tulong din yan. Dito, lalo na pag winter. Pero na lang, hindi ko umiinom. So, lalo siguro yung mga Russian, no? Puro mga ano yan, Russian vodka. May Russian vodka rin dito eh. Yan, try ko na rin yan. Masarap. Yan, papawisan ka talaga doon. Lalo na pag summer mo yung inumin. Okay. Ito ay sa Super Value Liquor. Ito ay sa main app natin. No? Hindi tayo magpas. Ito yan, Super Value. Yung. Mabes na lang mapupunta rito eh. Kilala na yata ako nung. Nagtitinda dito eh. Ito na siguro tayo mag-park sa harap. Para malapit-lapit. Okay, maagang alak. O, kagaya na itong lalabas na ito. Statang. Tang, daan-daan lang tang. Baka malasing ka dyan. Okay, order number 8948. Guys, so medyo malayo yung pagdadala natin sa customer. 11:29 Pattern Green. So medyo malayo-layo dito. Mga 10 to 15 minutes travel. Hindi naman tayo lugi, okay lang. Sigurado makakabawi naman tayo niyan. Ito guys, so ganda na ng araw. Next week ah, magandang weather natin. Hindi siya ano, hindi siya tataas ng minus, hindi siya bababa ng minus 10. So naka-stay put na siya sa minus 2, minus 1 ganyan. Patong snow na ito. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil nag-snow eh. Kasi una-una maputing. Pangalawa, kailangan niyo pa magsatang kay dami-dami kasi siyempre malamig, di ba? Hindi kagaya nung summer, short ka lang t-shirt, okay na eh. Tapos huwag ko pa ng jacket, isang kulang pa yung isang jacket, dodoblihin mo pa. Hindi mo alam kung maiinis ka o masisiyang ka. Maganda lang kasi puti, tapos maputi yung paligid. Hindi mauso. Kaya lang, isa nakakayamot na rin. Nakakayamot. Anyway, andito na to. Kung magagawa natin. Enjoy na lang natin, di ba guys? Okay, so dito tayo sa Stony Plain ngayon. I-deliver natin yung alak na kaya aga-agang in-order ng ewan ko sino ang in-order na yan. Saka pala, berte ko bukas eh. Bukas ba ako iinom? So nag-invite lang ako ng mga siguro 2 tao lang sa trabaho. Ayoko kasi ng maraming bisita. Okay, ayos yung ganito. Kasi yung 2 lang kami, 3 iinom. Ano kaya mainom? Vodka? Bahala na. Okay guys, so yun. Tapos natin yung second delivery natin. So mukhang slow ngayon, wala pa. Waiting pa rin tayo ng delivery ito. Matching orders tayo. So, salamat po. Sana na-enjoy nyo yung short video natin ngayong umaga na to. Na yung gaya ng sinabi ko, hindi masyadong ganun kahirap mag-drive pag snow. Pero na lang ko talagang malakas na malakas yung snow, tapos gamit siya yung mga maliliit na kotse kagaya nito. Yun medyo mahirapan talaga kayo.
Pero the rest naman, okay naman yung pag-drive natin. Wala tayong naging, sana wala tayong maging hassle hanggang matapos yung pag-skip natin. So, yun nga guys. So, salamat. See you on my next vlog. Hit and like na lang po. Salamat po. Have a good day.